Hello po. We patingin. Naku, Coffee. Hello po mga ka-cat lover. Ito po ang nangyari sa mata ni Coffee. Tinakasan ako. Say hi, Yami. 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 Say hi. Lumipat ng pwesto ang mama niyo. Coffee, how are you? Kumakaway naman ang buntot niya. Be, patingin nga ng mata mo, Be. Kasi nakita ko ito, nadali na naman. Patingin, ha? Lobo pa ito kanina. Oh, ay nako. Ayan, ayan po yung mata ni Coffee. Nakapikit po, gawa nung nasasaktan siya. Hindi ko pa po yan napupunasan. Dahil ayoko muna siyang isturbuhin. Bumaba po siya kanina, napansin ko na lumiit na naman uli ang kanyang mata. Gawa nung siguro po ay narot ng anak niya, natamaan sa kuko. So ganyan na po ang nangyari. Ayan. Coffee. Ayan, pag kinakausap naman siya, winiwigil ang buntot. Diba, Coffee? Love mo kami, be? Coffee. Marami kang nakain ngayon, ha? Kok, ang dami mong nakain. So, yan po. Ganyan po ang kalagayan ng mata ni Coffee. Sana po ay makarecover siya. Kaso, many times na po kasi itong natatamaan talaga. Self-accident, ganon. So, pag pinapagamot namin ito ng pinapagamot, mas lalo lang nasisira ang kanyang mata. So, minabuti na lang po namin na hayaan muna hanggang sa we decided na patanggal na lang namin ang kanyang mata later. After na makapon siya, so, depende na lang po sa advice ng vet dahil gusto namin ipatanggal na lang yung kanyang mata. Kasi yung kanyang vet before, mga 1 month ago pa lang siya, nung dinala ko siya sa veterinary, ay binigyan siya ng antibiotic sa mata. Tapos, nag-extend pa kami ng 3 weeks, gawa nung ganun pa rin, walang pagbabago. Kasi una muna 2 weeks ang gamutan. Then, pinalo up ko siya after 2 weeks and nag-extend ulit ng 1 week. So, naging 3 weeks ang gamutan niya. Tapos, after 3 weeks, ay ganun pa rin ang sitwasyon ng kanyang mata. Lumulubo pa rin. Lumulubo. So, yun po ang nangyari. So, ang suspecha ko po nito, kasi ang sabi ng doktor na nagkaroon po ng sugat sa loob. Ganun po ang nangyayari. So kahit na anong gamot ay ganun at ganun pa rin paulit-ulit. So inayaan muna namin ito. So ilang months ka na, be? Ano na po ito? Mahigit isang taon na po kasi nag-isang taon siya last November. Yun, November 4. Yun, mag 1.2 years na po siya. May dalawang anak. Si Yato and Yami. Maliit lang po ito, si Coffee. Maliit lang po yan siya. Pero may ano, kaya niyang mag-anak ng 3. Yung isa kasi namatay eh. Bali, 3 anak niya, namatay yung isa. Ba, Coffee? Yung pangatlo ang hindi nakasurvive gawa nung 2 oras na stuck ang ulo sa kanyang puwerta. Kung kaya nasuffocate, hindi makahinga. Yung nailuwal niya ng tuluyan ay wala na. Wala nang buhay ang kanyang anak. As in, nangitim na gawa nung namatay na siya ng hindi na ilabas ng todos ang kanyang katawan.
Dahil yun nga, yung iba pa pagka, di ba pa pagka na-stuck yung ulo, kasi una pong lumabas yung ulo eh, bago ang katawan. So, 2 oras po yon. Kung kaya't hindi na talaga kaya. Itong 2 makukulit niya, si Yami and Yato. Yato, alika. Ayato. Yato. Yato. Kukulitan sila ng kanyang kapatid na si Yami. Yan. So, mag-decide kami ng mister ko at ang anak namin na papatanggal na lang namin yung mata later para hindi na siya mahihirapan. Dahil maya't maya po kasi namamaga tapos kusam pumutok. Siyempre, nagsasuffer siya sa kanyang sakit. E, ganyan po yan. After ng 2 araw, lulubo naman po ulit yan. Ganun po ang sitwasyon ni Coffee. Punasan natin, be? Ha? Kuha tayo ng tissue, ha? Ika. Ayaw magpapunas. Tika, tika. Sakit? Sasaktan ka. Alam ko masakit be. Tika, tika. Dandahan lang ni mama, ha? Ayan. Eh, tika, huwag ka magdikot. Huwag ka gumalaw. Ayaw. So, tinalikuran ako. Sige, pahinga ka muna, ha? Pahinga muna ikaw. Coffee. Pinakiramdaman ang sakit sa kanyang mata. Coffee? Sige, pahinga ka muna. So, yan lang po muna mga kakat lover ang sitwasyon ni Coffee na nadali na naman. Lumabas po yung dugo. Ayun, no, nasugatan talaga. Ang suspecha ko nito, no, nakalmot ng isa sa mga anak niya. So, yan, magpapagaling niya naman siya. After 2 days, mamaga ulit. Ganun po ang pagsasuffer ni Coffee. Walang katapusan pagsasuffer. Don't worry, Coffee. Gagaling at gagaling ka din. Ha? Huh? Yun lang po muna mga kakat lover ang update ko sa kanya, kay Coffee. At saan man tayo naroroon ay parati po tayong mag-iingat. Lalong-lalo na sa pagmamaneho nyo, ingat po kayo parati dahil hindi po natin maiwasan ang sitwasyon ngayon na punong-puno ng mga pagsubok. Okay. So bye-bye mga kakat lover. Thank you for watching.